spirit ko. Sabi nga, first time ako makaka-encounter at susubukan ko yung ganitong event o yung ganitong situation ng isang may karamdaman tungkol sa espiritu, no? Ang nakakapag isip sa akin ay yung pagdating pala sa mga ganito, mga sakit at karamdaman, hindi nakukuha sa galing mo sa Bible, yung pagalingan sa interpretation, hindi. Doon ka ngayon naasa sa power ng Diyos. Kaya nga, kung tutusin, sabi ko, kung sa kaadaman sa Biblia, pwede ko silang turuan, pero pagdating sa kapangyarihan ng Diyos na siya lang talagang pwede mag-provide noon, ay nakita ko talaga na hindi sa galing, hindi sa sa wisdom, kundi by the power of God. Kaya nga, si Christ is the wisdom and the power of God. Okay. Kaya nga, yun ang pinaghahandaan ko sa ngayon. Okay? So, tuloy na natin yung ating pag-aaral, no? Okay. So, napag-aralan na kasi natin, medyo natagalan na tayo na mag-aaral nito, ay yung grammar and syntax sa Biblia, pag pinag-aralan mo siya, okay. Ang sabi rito, sa pag-aaral mo sa salita ng Diyos, pag pinag-aaralan mo siya sa Biblia, at pinag-aaralan mo na yung biblical language, let's say Greek, ang sabi rito, the following are important grammatical features that can affect meaning with examples mostly from Greek. Okay? Bakit ito na ibigay ni David Bernard? Kasi sabi nga niya, nung sinusulat niya ito ay mag-aral siya ng Greek pero hindi pa siya masyadong nakapag-aral ng Hebrew, kaya yung kanyang sinasabi rito ay mostly ang kanyang mga examples ay mostly from Greek. Kaya nga nadaanan natin last time yung word order, paano pagkasunod-sunod ng salita sa Greek. Word order in Greek, most grammatical information is imparted by the forms of words. Okay? So, paano na-form yung words na yon? So that the word order is much more flexible than it is in English. Okay. Sinabing sa mga sentences, sa Tagalog, ay kuminsan mas tinitingnan lang natin yung sinabi pero hindi natin pinag-iisipan yung word order. Pag sinabing word order, paano ba na i-arrange yung mga words na ito sa isang sentence? Halimbawa, si Pedro ay kumain ng tinapay. Pwedeng ang inuna natin yung salitang si Pedro. Si Pedro ay kumain ng tinapay. Pwede rin naman na kumain ng tinapay si Pedro. So, inuna natin yung salitang kumain. Pwede rin naman tinapay ang kinain ni Pedro. Yung tinapay ang inuna natin. Okay. So, bagamat halos pare-pareho ang sinasabi ng sentence na yon, pero may tatlong posibilidad na ang paghahanay ng bawat salita sa isang sentence ay may kinalaman sa gustong sabihin ng isang sumusulat o isang nagsasalita. Yung kumain si Pedro ng tinapay, maaring ang tanong doon, ano ang ginawa?
sino ang kumain ng tinapay? So sinasabi niya, kumain si Pedro ng tinapay. Pero yung kumain si Pedro ng tinapay ay pwedeng ang tanong doon ay anong ginawa ni Pedro? Siyempre, kumain si Pedro ng tinapay. Pero pag ang tanong ay ano ang kinain ni Pedro? Tinapay ang kinain ni Pedro. Okay? So yun siya. Pare-pareho ang kahulugan ng sentence, pero kung titingnan natin ay kadalasan sabi sa Greek grammar, kapag ang word order o yung pagkasunod-sunod ng salita sa isang sentence at inuna yung isang salitang ito ay mukhang, sabi nga eh, mukhang doon may binibigay ang emphasis. Okay? So, kasi sa mga hindi pa nakakaalam, meron kasing application sa Bible application, katulad ng The Discovery Bible. Kaya nga, hindi ko na buo yung bayad ko na yon. Kasi isa yun sa Bible na napakaganda kasi pinapakita noon sa sentence kung ano talaga ang binibigyan ng emphasis. Okay? Kuminsan kasi ine-emphasize natin yung isang bagay na hindi naman pala ine-emphasize sa Greek. Yun, problema. No? Halimbawa, ito. In Greek, most grammatical information is imparted by the forms of words. Okay? Yung forms of words. Tulad ng kumain at kinain. Magkaiba yun. Kumain si Pedro ng tinapay, pagkatapos ay tinapay ang kinain. So magkaiba yung kumain kaysa yung salitang kinain. Yung kinain ay nasa passive form, yung kumain ay nasa active form. Okay? At mamaya ako sasabihin sa inyo yan. This flexibility allows an author to vary the word order for emphasis. Yan. Okay? Kaya nga sabi rito, itong flexibilities na ito, yung pagkakaiba-iba kuminsan, ay hinahayaan ng author ay magkaroon ng pagpapalit o pag-iiba ng word order for emphasis. Yan. Sinabi ko na kanina. Halimbawa, the last clause of John 1:1 says, ang pinakahuling salita doon sa John 1:1 ay kai theos and for logos. Yung theos is God, logos is word. The literal word order kung tutusin is and God was the word. But because the definite article is in front of logos. Yeah. Kaya lang dahil merong the, yung logos, ibig sabihin, instead doon sa theos, it becomes logos is the subject and we thus translate the clause as and the word was God. Okay? Since theos is at the front of the clause, kaya lang sa Greek, dahil ang sa Greek word order ay nasa unahan yung theos. Okay? It's in the front of the clause. The word order places emphasis. Yan. Yung word order ay nilalagyan na talaga ng emphasis doon sa kadyusan ng word, which we might render wouldn't be as in God was the word. So to capture the emphasis, the Amplified Bible translate the word was God himself. Okay? So kung titingnan natin dito, and dahil sinusunod natin yung tinatawag na rules ng grammar ng English based sa Granville Sharp rule. Okay. Kaya ang translation, and the word was God. Kaya lang dapat makita natin ang ginawa ng Greek. Sa Greek sentence, nasa unahan yung God. Sa makatuwid, ang emphasis ay wala na doon sa the word, sa logos, kundi ang emphasis ay nandoon sa pagiging God ng logos. Okay?
So, susunod natin ay ang yung punctuation. Ayan. Nung umpisa, ang Bible wala naman talaga mga punctuations yan. Including, ano may mga punctuations? Including periods, comma, parenthesis, capitalization, and so on. Yung capitalization, ang problema sa Greek, kapag ang pagkasulat ay puro small letter, kahit Diyos pa yan, small letter ang letters lahat niyan. Kahit mga proper name, katulad ng Satan, katulad ng Theos o yung God, kahit na yung mga pangalan na Peter, lahat yan small letter. Pero kapag capitalized ang letter na ginamit na tinatawag na uncial, ay lahat capital letter. Walang small letter. Yun. So, yun ang makikita natin talaga sa original o hindi man sa mga copies of copies ng mga manuscript na available. Bakit nagkaroon ng capital letter sa sentence, sa small letter, sa sentence? Eh, kagagawa na ng mga translators yun. Kaya nung nakipag-debate ako, dahil kunwari, kinampihan ko yung ano, yung Jehovah Witness, ang ginamit kasi ng ano, ng kalabang ko noon, Trinitarian siya, sabi ko, oh sige, lalabanan kita ng debate sa John 1:1, pero kunwari, ako yung Jehovah Witness, ikaw yung Trinitarian. So ginamit nila yung John 1:1 at ang sabi, and the word was God. Okay? Sa translation kasi ng King James, yung word small letter, yung God capital letter. Sabi niya, kita mo? Diyos talaga ito. Yan. Bakit? Kasi pag small letter kasi yung God, ibig sabihin, hindi yan totoong Diyos, kundi Diyos-Diyosan lang yan. Yan. So sabi ko, titingnan natin sa Greek, kung tinignan namin, puro small letter lahat. Yun. Sabi ko, o paano? Walang, hindi capital letter yan. Okay? Kasi yun ang style ng pagsulat nung araw. Okay? So the Bible was originally written with little or no punctuation. It was added later by scribes and translators. Ayan. Kung meron mang tuldok o walang tuldok, ay o may comma, ayan. Hindi yan galing sa original na pagkasulat, kundi yan ay sinupply ng tinatawag ng mga translators. Gaya na pag-usapan na natin noon pa, sabi ko, nung nagsalita ang repentant thief kay Jesus Christ, remember me, O Lord, when thou comest in thy kingdom. At sumagot si Jesus at ang pagkakasabi, and I'm telling you today, kama, ayan, at sinasabi ko sa iyo, kama, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Abay, sabi nga ng mga naniniwala na kung isang tao ay mabait, ay nasa paraiso na siya, ay ibig sabihin, yung salita, at sinasabi ko sa iyo, kama, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, nung namatay yung repentant thief, nung araw din na yon, kasama na niya si Christ sa paradise. Pero nagkaroon ng problema sa theology. Sandali. E tatlong araw nakalibing si Christ. At ang sabi pa nga sa ibang talata, bumaba pa nga raw doon siya doon sa mundo ng mga makasalanat na ngaral pa raw doon. At 3 days pa bago babangon si Christ. Okay, paano nakasama niya? Sabi ng mga naniniwala na ang patay ay wala, nandiyan lang talaga sa lupa at hindi pa nagliliwaliw yan. Ang sabi, kasi mali yung paglagay ng kama. Dapat, ang salita doon na at sinasabi ko sa iyo ngayon, this is my promise now, parang ganon. Ito yung pangako ko sa inyo. At sinasabi ko sa iyo ngayon, kama, kakasamahin kita sa paraiso. So, okay, so sana nga problema doon lang sa kung saan ilalagay dapat yung kama.
So theologically nagkaroon ng problema. At halos lahat ng mga translations, ganun nga ang nakalagay. Na ano, at sinasabi ko sa iyo, kama, I'm telling you, kama, you, today you will be with me in paradise. Okay? So yun, may mga magkakaroon ng problema yan sa mga theology ng iba't ibang sekta ng religion. Okay. So it was added later by the scribes and translators. While punctuation is an aid to understanding, laga naman, malaking bagay ang punctuation sa pangunawa, it is subject to modification based on interpretation. Yan. Katulad ng Ephesians 4:12. Actually, nasabi ko na kagabi yung Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1, verse 3 hanggang verse 14. Ang haba. Isang sentence lang yun sa Greek. Mula verse 3 hanggang verse 14, isang sentence lang yun sa Greek. Pero ang ginawa ng translators, hinati-hati niya sa iba't ibang mga sentences. So, may magkakaproblema yun pag nag-exegete tayo. Yeah, sabi niya rito, based on the Ephesians 4:12, which describes the purpose of the fivefold ministry, provides an example of where punctuation can aid or obscure meaning. By its commas, yung comma, the King James Version implies, dahil sa comma lang, yung King James Version implies that the fivefold ministry has three distinct purposes or functions. For perfecting of the saints, yan, comma, for the work of the ministry, comma, for edifying of the body of Christ. So mukhang tatlo. Tatlo ang lumalabas na na yung fivefold ministry, yung gagawin nila, no? Three distinct purposes. So tatlong purposes or function. Okay. Other translations make clear that there is one unfolding purpose. Sa ibang mga translations ng Bible, ito kasi naging problema ng King James. Sabi ni David Bernard, sa ibang mga translations, ay maliwanag that there is only one, isa lang ang unfolding purpose. Okay, to equip the saints so that the saints can serve the church, so that the body of Christ can be built up. Okay, so yun siya. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Yun din ang ginawa ng New King James Version. Okay. To prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up. So, mas kinampihan dito ni David Bernard yung New International Version kaysa sa King James at saka sa New King James. Okay, saan sila nagkatalo? Sa comma. Now, we go now to parts of speech. Mahalaga din to. You have to review again your English grammar, no? Classification of words according to their function in a sentence, including nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunction, prepositions, and particles. Okay. So ito lahat dapat may alam kayo. What is noun? Ano ba yung noun? What is pronoun? So madali itong dalawa. Verbs, ito. Madali pa rin ito. Kaya lang sa verbs, may tinatawag tayong stative verb. Yan. Transitive verb at saka intransitive verb. Yan. Tapos pagdating sa salitang yung is, yan, or was, pwedeng ano siya, helping verb or linking verb. Yan, dapat malaman ninyo. Okay? So yung salita doon sa John 1:1, and the word was with the God, yung salitang with doon ay
prepositions 'yon na para magkakaharap, hindi kaisa or magkahiwalay yung logos at saka yung tinatawag na theos o yung Diyos. Eh, kung magkahiwalay ito doon at napatunayang magkahiwalay talaga sila, ay lumalabas nga naman na may punto ang Trinitarians. So lumalabas na hiwalay yung pagka-Diyos ng Logos at hiwalay yung pagka-Diyos ng Ama. Okay? So hindi, kaya lang, hindi naman nila matatanggap na dalawa ang Diyos. Kundi isang Diyos, kaya lang may tatlong persona. So paano natin ngayon gigibain yung John 1:1 sa kai en hologos proston theon, yung salitang proston, paano natin gigibain yung kanilang argumento doon because of the Greek word pros ang ginamit, which is may directional at saka separate doon sa theos. Okay? May sagot ba tayo dyan? Okay? So, may sagot si David Bernard dyan. Okay? Pero sabi ko, mayroong mas magandang sagot pa doon. Okay? So, gumamit ako ng Greek syntax. Ayan. Kaya yung ating topic is word and Greek syntax. Okay? So, yung adjectives, ayan. Yung adjectives, pwede siyang mag-function as noun. Okay? Adjectives siya, no? Yung adverbs ay ito, ito isa sa mga mahirap i-analyze yung mga adverbs kasi pwedeng yung adverbs ay hindi lang isang salita kundi pwedeng grupo ng mga salita. Pero ano ba yung trabaho ng adverbs? It modifies verb and also another adverb. Yan. Mabili siya ay mabili dahan-dahang naglalakad si Pedro. Yung salitang dahan-dahan is adverb of time. Ano ang kanyang minomodify? Yung salitang naglalakad. Dahan-dahang naglalakad si Pedro. Ayan. So yun ay minomodify ngayong verb. Okay. Pwede rin naman yung kadalasan, dahan-dahang lumalakad si Pedro. So, yung kasi salitang kadalasan at saka yung dahan-dahan ay adverb yun, pero yung salitang kadalasan or usually, minomodify niya yung salitang dahan-dahan. Yun. So, yung adverb is modifying verb and another adverbs. Okay? Pwede rin yung, yun ay adverb of manner. May tinatawag tayong adverb of time. Yun. Yung salitang kahapon, kanina, or today. Yan. Pero yung adverb can also be functioning as noun. Today is the day of salvation. So ano yung today doon? Actually, that is adverb. But in syntax, it function as noun or tinatawag na substantive. Yun. Kaya re-reviewin niyo po yan. Okay? Kaya Pastor Romil, lalagang sabi nga mukhang pinahihirapan pero wala tayong magawa because we are dealing with the words of God. Conjunctions. Ano yung, ang daming klaseng conjunction, hindi lang yung salitang and. Okay? Pwede rin yung or. Pwede, kasi may conjunction of separation, may conjunction of parang unification. Okay. Yung salitang and, pwedeng pinagsasama. At meron ding or na pinaghihiwalay. At maraming klaseng conjunction pa. Okay? Prepositions, ito marami ding klaseng preposition. Yung sa Tagalog nila yung sa, ang dami yan. Ako ay nagpunta sa Quiapo. Okay, nilagay ko ang tinapay sa ibabaw ng lamesa. Ayan. Okay, so maraming klase. Sa ilalim, ayan. Ano rin yan? Prepositions din yan.
Pag sinabing prepositions, doon galing salitang pre, bago sabihin yung position. It's more on the place, parang ganun, or location, no? Yan. Sa ibabaw o nasa loob, mga prepositions yan. In the beginning, yung salitang in is preposition. Okay? Kaya lang, in the beginning is, that is, ano? And functioning as adverb of time, in the beginning. Okay. Okay, and then particles, ayan. Maraming klaseng particles din. Okay. So, baptismal formulas in Acts, in the book of Acts, in the name of, okay, employ several Greek prepositions para sa word na in. In lang yan, ha? Okay. In the name of, employ several Greek prepositions for in, each with a different shade of meaning. Ayan. Acts 2:38 uses epi with the dative case, epi. So, pwedeng genitive siya, pwedeng locative, at saka pwedeng instrumental yung salitang epi. Kaya nasa dative case siya. Ako. Ito na yung, actually, grammar pa lang pinag-usapan natin. Wala pa dito yung syntax, ha? So, kaya yung Acts 2:38, yan. Kasi total, ang hiling natin magpaskil ng Acts 2:38, pero alam mo ba ito sa Greek? Yan. Uses epi with the dative case which carries the connotation of resting upon. Yan. Okay. This phrase generally means to mention someone's name. Okay? So, parang gusto niya sabihin yung salitang in dito dahil ito ay nasa word na epi, parang gusto niyang sabihin dito sa phrase na ito, repent and be baptized upon the name of, yan, instead na in, upon the name. This phrase generally means to mention someone's name. So, parang nakapatong ka doon, nakasuporta sa iyo doon, yung pangalan ng Jesus. Hindi lang basta ikaw ay magpabautismo sa pangalan. Yung salita sa doon, sa English, translates as in. Pero sa Greek is epi, which is means upon. Parang mas mabigat kasi sa Greek yung sinasabing upon kaysa doon sa in. Yun. Okay, so kaya nga yan, ha, maging sa Acts 2:38 man lang mabasa natin, ma-analyze natin yung Greek sentence na yan. Okay. This phrase generally means to mention someone's name. Okay. Acts 8:16 saka 9:5 use ace. Ayan. Actually, yung ace nandun din sa Acts 2:38 yun. Repent and be baptized in the name of Jesus. Yung salitang for the remission of your sin. Okay. Yung salitang for doon is ace. Nakalagay doon. So, ano sabi ba ni David Byrne ng salitang ace? Which can connote movement or into. Yan. This phrase signifies coming into. Yan. The possession of someone. Okay. And parang kung gusto, kung, kaya nga kadalasan, ang tanong dito eh, kapag nasunod mo yung Acts 2:38 ba, ibig sabihin na pinatawad ka na, napatawad ka na? Kasi, repent and be baptized in the name of Jesus for the remission of your sin. Ibig sabihin, kapag nag-repent ka, nal-baptize ka sa name of Jesus, ibig ba sabihin, automatic, napatawad ka? Or stepping stone pa lang yon, or papunta pa lang yon, or kahit pila na ace pa lang yon, towards forgiveness of sin. Parang sinasabi nito na, okay, anong gagawin namin? Repent and be baptized para ikayo, ayan, para kayo ay papunta sa kapatawaran.
papunta pa lang kayo, hindi pa yung nakarating na kayo sa kapatawaran. Malaking gulo ito pagka ginanito natin ito sa interpretation. Kasi halos lahat sa kasamahan natin, pag sinabi, they repented and were baptized, automatic, napatawad na sila. Yun. Kaya sabi rito ni David Bernard, Acts 8:16 and 19:5 use ace, which connotes movement into. So this phrase signifies coming pa lang into the possession of someone. Okay? Ano ba yung Acts 8:16? Ano ba yung ay pakibasa ngayon Acts 8:16? Okay. Meron ba gusto bumasa ng Acts 8:16? Okay, sinong gusto bumasa? Sinong gusto bumasa ng ano, money? Sige, basahin mo Acts 8:16. Okay, Manny? Sa Tagalog, Prof. Sige. Acts 8:16. Sapagkat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangagbautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay, titingnan muna sa Greek, ha? If you have Greek, ano dyan, na interlinear, you can see that sa inyong interlinear. Sabi rito sa A16 is, yan. Okay, as yet, for he was upon none of them, fallen only baptized, they were in the name of the Lord Jesus. Okay. Odepu gar en ef odeni auton epipe tokos monon de ba be baptismenoi or baptize Hupercon, they were in the name of the Lord Jesus Christ. So, yung Tagalog mo, anong basa mo nga kanina, Manny? Sa Tagalog? 16? Anong sabi dyan sa 16? That's 8:16. Sapagkat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangagbautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay. So, ano yung hindi pa kaya bumababa sa kanila? Yung Holy Spirit? Okay, who when we then came down, prayed for them that might receive yung the Holy Ghost. Oh, hindi pa pala bumababa sa kanila. Okay? Sapagkat hindi pa bumabasa ka na yung Holy Spirit, kaya lang, only baptized lang sila. Okay? Only baptized, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Yung salitang in doon, ang sabi ni David Bernard, na A sa Greek. Okay? Ang sabi niya doon, sa 8:16, at saka sa 19 verse 5, use is which connotes movement into lang. This phrase signifies coming into the possession of someone. Okay? So papunta pa lang, may movement pa lang. In Acts chapter 10 verse 48, uses preposition yung end. Ito na. In din ang translation noon. Okay? And this phrase means no to mention the name or call the name
or use the name as a formula. So the commutative effect, sa kabuang epekto, commutative yon, effect, is to give us a rich view of the significance of baptism in Jesus' name and to underscore o bigyan ng pansin o halaga that the name was orally invoked at baptism. Okay? Yung talagang ini-invoke yung pangalan, binabanggit. Okay? Kaya nga yung prepositions na yan, yan ang isa sa pinakamahirap na pag-aralan kasi nagkukulang ang translations pagdating sa prepositions. At sa prepositions na yan, kuminsan pagdating sa Tagalog at sa English, yung in, hindi pala isang word lang yan sa Greek. Parang yung God, hindi lang isang word yan sa Hebrew. Yung God kasi pwedeng Elohim, pwedeng El, pwedeng Eloah, pwedeng Chur. So iba't ibang klaseng pangalan yan sa Hebrew na ang translation lang lagi ay puro God lang. Okay? So pagdating sa tinatawag na exegetical investigation, nako, dito nagkakatalo. Okay? Kaya lang dahil marami ang hindi nag-aral talaga ng proper study ng Greek. Okay. Nag-aral man ay makabasa lang. Ayan. Alam lang yung letters. Alam lang bigkasin, nabasahin, pero yung syntactical analysis ay hindi na pag-aralan. Kala nila, okay na, sasabihin, sa Greek ito yan. Sa Greek ito yan. Okay, kadalasan sinasabi lang natin sa Greek ay yung mga noun at saka pronoun o noun at saka adjective, saka verbs. Pero kung ano ang gamit nito sa sentence, anong relationship ng word na ito sa sentence at ano ang word order nito sa Greek ay doon nagkakaproblema. Okay. Ano naman yung mga case? Different forms of nouns and other substantives. Pag sinabing substantives, any kind of parts of speech. Pero nagpa-function as noun, ang tawag doon is substantives. Katulad ng yung salitang matanda, pwede siyang maging noun. Pero kung tutusin, adjective siya. Yung taong yon ay matanda. So adjective. Pero ibigay mo itong pera sa matanda, may tinutukoy na tao ito. So nagiging noun siya. So ang tawag doon is substantive. Okay. Tapos, yung verb pwede din siyang maging noun. Okay? Ang tawag doon ay substantive. So sabi niya rito, different forms of nouns and other substantive to signify different function in a sentence. Greek has 5 cases listed here with a common function in parentheses. Oh, ano yung mga word na pwedeng iba't ibang klaseng cases, the nominative. Kadalasan yung nominative o yung noun kadalasan yan o substantive, subject of the sentence yan. Letter B, genitive or possession. The son of Abraham. Ayan. Pinopossess ni Abraham yung son. Ayan. Ibig sabihin, kanyang anak yon. Yung anak ni Abraham. Ayan. Genitive case yung. Dative, okay, indirect object. Sinabing indirect object, pwede siyang location, pwede siyang instrumental. Yan. Pagdating sa letter D, accusative. Yan. Naalala ko yung debate namin ng Muslim. Tinanong ko siya, alam mo ba yung accusative case? Sabi niya, hindi, pero ang alam ko, ako yung accused dito. Ako yung accusative. Hindi niya alam yung Greek yung aming ang sinasabi ko sa kanya. Kaya lang inisip niya yung salitang accusative, pumikin naman sa accusation. Okay. Pero sa Greek sentence, yung noun or pronoun or substantive na ito,
pwedeng nasa accusative case o yung tinatawag na direct object. Halimbawa, si Pedro ay kumain ng tinapay. Yung salitang tinapay, yun yung direct object or accusative. Yun ang receiver ng action na salitang kumain. E paano naman yung indirect object? Yung binigay ko kay Pedro yung tinapay. Yung binigay ko yung salitang kay Pedro. Si Pedro ay ano, siya yung indirect object. Okay? Okay. And then, letter E, the vocative. Direct address. Pag sinabing vocative, yung salitang hoy. Yung salitang hoy is vocative yun. O kaya, mga tao. Ayan. Pumunta na kayo dito. Yung salitang mga tao. Ayan. Yung sa Hebrews chapter 4 and to the Son, He said, Thy throne, O God. Yung salitang O God na inasa vocative. Parang ina-addressan mo, Pedro, punta ka na dito. Ayan. Tinawag mo si Pedro, that is vocative. So, in the previous examples of prepositions in Acts, we noted that Acts 2:38 uses AP with the object of the preposition in dative case. Kasi yung AP na yan, may tatlong case siyang pwedeng ginagamit, pwedeng nasa genitive, pwedeng locative, pwedeng dative. Ayan. Okay. So, hindi po kinabasa nyo, AP, titingnan nyo rin agad kung anong case nito. Okay? So, nakakahabol ba kayo o naguguluhan na kayo? So, the reason is that some prepositions, ayan, can take objects of different cases and the meaning varies according to the case. Okay. Bago ako mag-move forward, nag-nosebleed na si Joel. Okay. Kasi bago ako mag-move forward, gusto ko kayong tanungin, dinudugo na ba ang mga ilong ninyo lahat? Nakakahabol pa ba kayo sa discussion natin na ito? Kaya nga itong subject na ito, tungkol sa Greek o biblical language, hindi ito na ituturo ng maayos. O gumusamang ituro, sigurado kung kapag hindi talaga sila nag-aral ng formal study ng biblical language, pwedeng maturuan lang kayo ng pagbabasa. Pero kung paano susuriin yung sinasabi dito ni David Bernard, ay hiwala lang, hindi na kayo. Yan. Yan. Yung ace, okay. Yan. Hindi na kayo makakahabol. So, pag sinabing nasa dative case siya, nasa instrumentative o nasa genitive case, yan. Okay. So, mga ganun, no? So, bagamat alam niyo yan, pero ano yung function niya talaga sa sentence? At paano siya dapat in-translate? Yan. Okay? So, tanong, kanina tumawag sa akin Pastor Joel, Pastor Romil, tumawag kanina sa akin si Pastor Baltasar, sino ba yun? Crispin, Pastor Baltasar, ano ba yun? Evangelista, Pastor Delphine, Evangelista yata si ano? Serapin. Serapin, okay, salamat. Na dati nga siyang ano daw eh, dati siyang nasa Sunday school, napalitan na yun. Pero 16 years sinawakan ang Sunday school department. Kaya nakikiusap sa akin kanina kung pwede ba ulit ako magturo ng biblical language kasi gusto niyang ma-refresh. 70 years old na pala siya, sabi ko, kaya mo pa ba mag-isip? Eh ako kasi kahit magsa-70 na ako, kasi 68 na ako itong this year, pero hindi mawala sa akin itong mga bagay nito kasi tinuturo ko. Saka talagang pinag-aaralan ko siya ng gusto. Kasi kapag ka nakalimutan mo nang ituro, alaman mo lang, bandang huli, ilang taon mo nang hindi tinuturo, bandang huli, wala nang laman ng isip mo dyan. Eh ako talagang tinuturo ko siya. Okay? So,
Alam ko medyo hindi yung iba sa inyo ay hindi na nakakahabol sa aking discussion, pero pinapakita ng aklat ni David Bernard na obligado talaga tayong pag-aralan ang biblical language. Okay? Kasi dito maraming pagdating kasi sa formulate ng theology, ng ating theology, mga doktrina, hindi pa pwedeng hindi mo gagalawin or hindi mo papasukin ng pag-aaral ng biblical language. Kaya sabi ko, sa hermeneutics, nasa one-fifth o one-fourth ng interpretation is the biblical language. Okay? So, katulad nga yan na sabi ko, nung humarap ako sa isang malaking organization at may kasama rin ako doon na kasamahan din natin sa UPC, dalawa kaming pinatawag at para pag-usapan yung doktrina, sabi ko, yung ginamit po natin talata, gagawa natin ng exegetical analysis. Okay, yung kasama ko, ayaw. Alam ko naman, naintindihan ko naman. Kasi sabi niya lang, matatagalan yan, medyo mahirap yan. Okay. Pero sabi ko, hindi pa pwedeng hindi natin gagawa ng exegetical analysis yan. Kasi doktrina yung gagawin eh. Doktrina yung pangahawakan. Okay. So hindi pwedeng quote ka lang ng quote ng Bible. Okay. Pero mag-islam muna kayo dito. Pero at least na ipapakita ko sa inyo yung the importance of studying biblical language. Kaya nga, I hope, Pastor Joel, after na makapagpunta tayo ng Palawan, Pastor Romil, ay mag-usap tayo doon kung paano natin magagawa talaga na kung sino yung magtsatsaga talaga mag-aral ng biblical language. Kasi kayo yung future leaders. Kayo yung medyo mga bata pa na pwede pang magsaulo, pwede pang mag-analyze. Kasi tandaan ninyo, nagsisipagtandaan na rin kami, pati yung mga leaders natin, may mga edad na yan. Kayo yung mga future na papalit dyan. Kaya nga, at hindi nyo ba napansin, parami ng parami ngayon nagpo-post sa mga Facebook ng kanilang mga doktrina. At hindi lang tayo ang nag-iisang oneness believer, no? So kung tutusin, talagang medyo magkakahawig na. Ito ha, medyo magkakahawig na yung doktrina. Okay, katulad nung pinupost ko one time, nakapagpapagaling din siya. Bagamat ang kanyang baptism ay Trinitarian baptism, pero ang lagi niyang ginagamit ay the power of the name Jesus sa Acts 4:12. Tsaka yung panensalita ng hallelujah, yan. May mga healing at miracles din sila. So the very confusing yun sa ibang mga tao na. Magkahawig na eh. Okay. Meron din mga one God believer din, pero hindi kasama natin. No? Nagkaiba din sa damit. Iba dyan, sabi nga, pati buhok, okay na yung magpaputol, okay na yung damit, magpantalon na mabay, okay na yan. Ang mahalaga, yung Jesus name, baptism, naka-receive ng Holy Spirit, nag-speaking in tongues din daw sila. So lahat. So hindi magkakahawig doon sa mga major doctrines natin. Okay? Okay. So yan talaga, no? Yung truth talaga ang dapat maging teacher. Pero para ma-determine natin yung truth, dapat pag-aralan din natin yung ano talaga ang sinabi sa Biblia. Anong word, anong case, anong function, syntax, yeah. And then cultural, yung mga ibang gamit pa tungkol sa hermeneutics. Okay. So I hope makahabol kayo ng maayos. So siguro I will be offering the subject ng biblical language. Talagang importante talaga yung face-to-face tayo dyan. Kaya nga kahit saan lugar kayo, basta bigyan lang ninyo ng pagkakataon. Sabi nga ni Pastor Seraphine kanina, mag-i-invite din siya ng mga this subject that is 80s. So, sabi nga Seraphine kanina, kung makapag-invite pa siya ng mga magiging kasama niya,
At ang binabalak nga niya daw kay Pastor, doon daw yata kay Pastor ano, Bones. Malapit daw sa may Ocean na hospital. At kung maaari doon daw magkita-kita. Ano. So, subukan nyo makipag-coordinate or subukan nyo mag-organize na kung saan nyo mas malapit lang sa akin para madali ko kayong puntahan lahat. Once a week lang naman ang gagawin natin para hindi kayo masyadong pressure. Okay? Talagang tatapusin natin yung buong aklat. At saka, yun nga, binigyan ko kayo ng videos, no? Yung bumili ng, ano, ng biblical language. Panuorin nyo yung videos niya. Okay? Kasi chapter by chapter din ang kanyang discussion. Okay. Mga pala, meron pala mga video yung iba sa inyo. Aralan nyo na yan. So, yung wala pang libro ng Greek grammar at saka mga video, ay pwede pa kayong umorder at mag-provide pa rin tayo. Now, ito naman. When it comes to number, pinag-uusapan dito, plural ba yan o singular? Ayan. Words forms that signify singularity or plurality. Pronouns, verbs, and adjectives must agree in number with the noun they refer to. Ayan. Kung minsan, dapat sabi niya dito, yung pronouns tsaka yung verbs tsaka adjectives, dapat kung plural ang pronouns or yung nouns, kung plural yan, dapat ang verbs niya, dapat plural din. Kung singular ang verbs niya or adjective niya, dapat singular din. Dapat they must agree in number with the noun they refer to. Okay. The most common Hebrew word for God is Elohim, which is in the plural form. However, Hebrew also uses this form to signify intensity or greatness. Okay. As well as plurality. When the Old Testament speaks of the one true God, the translators consistently and correctly translate Elohim as God. Yeah. Singular. Kaya lang, ito ang nagiging problema. But when it speaks of the false gods, kasi Elohim din ang ginamit din sa mga Diyos-Diyosan eh, they translate it as gods plural. Yon. Kasi Elohim din ang ginamit. Kaya lang, ginagawa ng mga translators, kapag maliwanag na ang tinutukoy mga Diyos-Diyosan, nilalagyan nila ng S yung gods. Pero pag alam nila ang tinutukoy yung Diyos sa langit, eh sinisingular nila yung translation. Okay, pero pareho silang Elohim yan. The reason is that for the true God, the text uses singular verbs and pronouns. Okay, demonstrating that the writers thought of Elohim as singular. And for pagan gods, the text uses plural verbs and pronouns, demonstrating that the writers describe polytheism. Okay, so doon, paano nyo malalaman na Diyos-Diyosan ang tinutukoy kapag ka nakita nila ng translators na yung verb na ginamit dito sa Elohim na ito ay plural din yung verb, ibig sabihin ang tinutukoy nito ay yung mga Diyos-Diyosan. Kaya nilalagyan nila ng S. Kaya lang kapag ka yung Elohim, ang kanyang verb na ginamit ay singular, ibig sabihin, it talks about God, the one true God. Okay? Pero pareho silang Elohim. Okay? So, yun ang pinaka-reason. Now, we go now to gender. Aba, sa Greek, may tatlong gender, ha? Okay. Words forms that place words in categories, which may be related to sex or maybe arbitrary or maybe arbitrary kasi kahit may mga gamit kasangkapan may gender yan eh. In Hebrew, the categories are masculine lang at saka feminine, dalawa lang. In Greek, they are masculine, feminine, neuter. Pronouns and adjectives must have the same gender as the noun that they refer to or modify. Okay? So dapat, pagdating sa gender, kung ang subject o yung pronoun or noun is
masculine, dapat yung verb niya or adjective dapat masculine din. Yung sinasabing they must always agree. Hindi pwedeng yung masculine yung subject pagkatapos yung verb niya naging feminine. Mukhang may ibang tinutukoy. Yeah. Tulad nito. Some have supposed that the speaker in Proverbs 8:22 is the second person of Trinity. Yung then ako din nagkagulo yung Arianism sa the Council of Nicaea na pinabanggit dito ni Arius na yung Proverbs 8:22 ay tumutukoy sa hiwalay na Diyos o ibang Diyos. Kaya dumabas yung tinatawag na doon pumasok yung salitang demigod. Kasi yung Proverbs 8:22 mukhang lumalabas na created lang si Christ. So sabi rito 8:22 ng Proverbs, the Lord possessed me at the beginning of His way. Okay. As we previously noted, however, the context reveals that the speaker is wisdom, personified as a woman. Okay. Kasi yung wisdom is feminine. Eh. In both Hebrew and English, verses 1 to 3, use feminine pronouns to make this point clear. Does not wisdom cry out and understanding beat her voice? Her is a feminine pronoun. She takes her stand on the top of the high hill. Yung she dito is feminine. Okay. Beside the way where the path meets, she cries out by the gates. At the entry of the city, at the entrance of the door. Okay? So, si Christ ba ito ang tinutukoy? Yeah. Some say that 1 Corinthians 13 verse 10 speaks to the completed New Testament and therefore the supernatural spiritual gifts are obsolete. Hindi na kailangan daw. 1 Corinthians chapter 13. So, sabi doon, matatapos din ang prophecy. Matatapos din ang tongues. Kaya sabi doon, tunay ba na yung supernatural spiritual gifts are already obsolete, hindi na kailangan. Kasi sabi ni Pablo doon, matatapos din lahat yan. But when that which is perfect has come, kapag dumating na yung perfect, then that which is in part will be done away. Kapag dumating na yung perfection. However, yung salitang that which is perfect is a translation of the neuter singular substantive adjective teleoin. Teleion. Yeah. Teleion. Yeah. Teleion. Kasi diphthong ko eh. Teleion. So sabi ni David Bernard, hindi pa obsolete kasi yung salitang that which is perfect translation siya ng neuter, singular, substantival adjective, teleion. By contrast, the New Testament uses the feminine noun, graphe. Yung graphe is yung sulat. Graphe. Both singular and plural forms. Okay? 51 times to refer to the scriptures. And it uses the neuter plural grammata one time, neuter. But it never uses a neuter singular noun for scripture. Hindi niya ginamit. Since the gender and number do not agree, hindi sila nag-agree, di ba? Ang rules kasi yan, dapat ang kung anong subject, kung anong subject, let's say singular subject, dapat yung verb, yung adjective, yung pronoun, dapat puro ano rin yun, kung ano yung gender. Dapat mag-agree. Kung now, yung subject is masculine, dapat masculine din lahat yun. Okay. Yan lang sabi niya, since the gender and number do not agree, it is evident that the writer was not thinking of the scriptures when he spoke about teleion, but referred to the age of perfection when Christ returns to earth. Yun. So, wala nang kinalaman yung
banal na kasulatan, kundi may kinlaman yon sa salitang perfection pag dumating na si Christ. Now, pag sinabing person, ano yon? Okay. Words, forms that indicate the speaker o yung sumusulat. So, first person yon. Pag sinabing I, singular, first person, or we, plural, first person. Okay? I at saka we, parehong first person yon. Okay? Kaya lang isa plural, yung isa singular, isa plural. Letter B. The individual spoken to, kung sino man yung kausap niya, second person yon. You. Yan. Ang problema sa salitang you, dahil ang English ay walang plural form ng you. Yung plural at saka singular na you, iisa lang ang word noon sa English. Kaya dapat tingnan natin sa Greek kung yung you doon, yung second person doon, ay plural ba or singular. Yeah. And letter C, the person or thing spoken about third person. So, kung sino man yung pinag-uusapan nila, kung ano man yung pinag-uusapan nila, kung sino man ang pinag-chichismisan nila, yung pinag-chichismisan nila ay third person yon. Kaya pag first person, ako. Pag sinabi second person, ikaw. Pag sinabi third person, ay, si Juana, o, si Petra, si ano, yan. O, siya, kasi yan, third person yon. The first person pronoun me is important in Zechariah 12:10, for it reveals that the one who would be crucified was actually Yahweh or Jehovah himself incarnate. Then they will look at me whom they pierce. Okay, so yung salitang me doon is singular, hindi plural. Okay, now we go now to tense. Ito, magulo din masyado yung verb. Okay. Haba-haba pa. Tiyaga na lang, tiyaga. Yung tense, sa verbs form indicating time, continuance, or completion of an action or state. In Hebrew, the verb forms indicates completed action, perfect tense, or incomplete action, imperfect tense. Okay, pero may time din yon. Time is determined by context rather than verb forms. In Greek, sa Greek naman, verb tenses indicates time, past, present, future. And letter B, aspect, the kind of action described or how the action is regarded. Pwedeng simple verb, pwedeng continuous action, pwedeng completed action. Kasi yun ang problema sa Greek, no? Sa English kasi, pag sinabing tenses, it talks more about time of occurrence. Kailan ito nangyari. Yan. Pero pagdating sa Greek, secondary lang yung time of action. Ang pinagpahalaga sa lahat dito yung kind of action. Tuloy-tuloy ba? Sandali lang ba? O tapos na? Yan. Bagamat nandun pa rin yung kung anong klaseng tense yan, no? Yung kind of action ang mahalagang pinag-uusapan dito. So the kind of action described of or how the action is regarded. Simple, continuous, completed. Time is expressed only by verbs in the indicative mood. And so the more fundamental idea is the kind of action that tense expresses. Yun ang pinaka-fundamental dito. New Testament Greek has 5 major tenses in the indicative mood. Indicative mood, ha? Kamayan natin pag-usapan pag sinabing mood. Ano ba yung mood na yan? Okay. The present time, continuous aspect, generally expresses an action or as an ongoing process in the present. I am praying. Minsan ang translation, I pray. Pero nilalagyan ko minsan ng ing, I am praying, bagamat hindi naman siya present participle, pero it is a continuous action. Now, nagkaroon ng problema doon sa
matapos mong malaman ang katotohanan sa Book of Hebrews. Ang sabi ko, ang pinanganak na muli ay hindi na nagkakasala. Yun pala, ang pinanganak na muli ay hindi na nagkakasala. Okay. May problema yon sa King James. Actually, it should be ang pinanganak na muli ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pwede nakakagawa ngayon pero stop ka na naman. Nakagawa, stop ka na naman. Iba yung sinasabi. Ang pinanganak na muli ay hindi na nagkakasala. Ibig sabihin, nung ikaw na born again na, automatic hindi ka na nagkakasala kahit isang beses. Maraming problema yan. Okay. So ano ba talaga? Hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan or hindi na talaga nagkakasala. Nako, yan ang problema ng doktrina na yan. Kaya kapag ikaw ay nagkakasala pa rin, hindi ka pa na-born again. paano yung sinasabi ni Pablo? Hindi ko maintindihan sa sarili ko yung ayaw kong gawin, siya kong ginagawa, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ano nangyayari sa atin? Mabuti na lang, may Christ, no? Na naawa pa rin sa kanya. Future time, simple or continuous action din. Pwedeng simple future. Okay, ako'y naglalakad or continuous aspect. Pwedeng ako'y patuloy na naglalakad. Okay, I will pray. I will be praying. Imperfect. Imperfect past time yon. Continuous aspect expresses action as ongoing, incomplete, continuous or repeated in the past. I was praying. I used to pray. Yan. So bagamat past tense yung I was praying, pero continuous ang action niya. Hanggang ngayon, nagdadasal pa rin siya. Okay, Aries. Past time, simple aspect, expresses action in its simplest, indefinite, or undefined form in the past. Action is regarded simply as having occurred without any other comment on its nature. I prayed. Ako'y nagdasal. Past tense yun. Tapos, ano pa rin siya? Pwedeng simple pa lang siya, no? Indefinite. Hindi mo alam kung kailan natapos. Okay. Perfect means present time. Completed aspect. Express action as having occurred or having been completed in the past. Okay, actually hindi na isama dito ni David Bernard yung pluperfect. Kasi lima lang nilagay nila dito kasama actually yung pluperfect. Okay. Okay, kasi yung perfect tense present time yon, completed aspect express action as having occurred or having been completed in the past. Okay. The result of which are still felt in the present. The focus is on the present results. Yan. Of the past action. Example, it has been written. The scripture was written in the past but is the word of God for us in the present. Okay, hindi niya naisama dito yung pluperfect. Kasama yun actually sa verb. So 1 John 3:9 says, whoever has been born of God does not sin. Ito pala yun. Whoever has been born of God, does not sin. For his sin remains in him, and he cannot sin, because he has been born of God. Since the Greek present tense indicates continuous action in the present time, it would be wrong to say that born-again person is incapable na of committing one simple act. Instead, this verse means that the children of God will not sin habitually, unless they are revert back to the old nature. So the NIV expresses this nuance well. So kinampihan dito ni David Bernard yung NIV. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. So iba yung hindi na nagkakasala at iba rin salitang hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi pwede pa rin siyang na-episode, pero balik ulit sa paggawa ng mabuti.
Okay? Iba talaga yung kaya pag sinabing yung salitang habitual, yan. He said, this verse means that the children of God will not sin habitually. Yan. Okay? So yan, maliwanag dito na binabanggit dito na yun na nga, hindi na siya magpapatuloy sa pagkakasala. Bagamat, nastikisod pa rin paminsan-minsan. Okay? Kaya sabi ni David Bernard, unless they revert back to the old nature. Acts 15:17 speaks of Gentiles upon whom they, my name is called. The verb for called is epikaleomai. Nasa passive form yan. It's perfect. Meaning that though the action took place in the past, it has present and continuing effect. Kasi nasa perfect tense yan. Yes, nasa perfect tense. So, bagamat nangyari sa nakaraan, pero yung kanyang epekto, iba yung continuous action, ha? Kundi yung effect niya, nagpapatuloy. Katulad niya na naligtas na tayo, ay yung epekto nga na ginawa ni Christ ay patuloy. Kumbaga sa ano, yung kaligtasan noon na ginawa ni Christ sa pagpapapako sa cross, yung effect ng kanyang crucifixion na yun, yung effect na nandito pa rin sa atin, patuloy tayong kasama doon sa epekto. Okay? In other words, God's name was called over them at a particular time and so consequently they continue to bear His name. So the NIV described them as the Gentiles who bear my name. Okay? So again, kinampihan na naman dito yung NIV. Punta tayo sa voice. Active voice, passive, or middle. Okay. Verb forms indicating the relation between the subject and the action. Greek has three voices. Active. Pag sinabing active, yung subject, kung sino man yung subject of the sentence, siya yung gumagawa ng action. Halimbawa, si Pedro ay kumain. Sino yung kumain? Si Pedro. Ibig sabihin, salitang kumain dito ay active voice yun. Kasi yung subject, siya yung gumagawa ng action. Passive. Subject is being acted upon. Okay. Pag sinabing passive, yung subject, siya yung tumatanggap ng action. Halimbawa, yung tinapay ay kinain ni Pedro. So ano yung subject dito? Yung tinapay. Kasi siya yung pinag-usapan. Yung tinapay ay kinain ni Pedro. Yung salitang kinain, nasa passive form yun. Kasi hindi naman kumilos yung tinapay, kundi siya yung ginawdawan siya yung kinain. Di katulad si Pedro yung kumain. Yun yung active form. Subject doon ni si Pedro, siya yung kumain ng tinapay. Pero pagdating sa, baliktarin natin yung subject, ginawa natin yung tinapay yung subject, yung salitang kinain, yung tinapay ay kinain ni Pedro, naging passive form yun. Yun. Pag sinabi namang middle, letter C, subject is acting with reference to itself. Halimbawa, si Pedro ay nagpakamatay. Okay. Siya yung gumawa ng pagpapakamatay, pero para sa kanyang sarili din. Yan. Yung salitang nagpakamatay. Ayun. Yung salitang nagpakamatay, sino yung subject? Si Pedro. Anong ginawa niya? Nagpakamatay. Kanino niyong ginawa yung pagpapakamatay? Sa kanyang sarili. Ganon din yung nagbihis. Yeah. Siya yung gumawa ng pagbibihis, pero siya rin yung binihisan ng kanyang sarili. Ang tawag doon is middle. Okay. In the example form of, from Acts 17 verse, 15 verse 17, the participle is passive, indicating action done to the believers. Okay? So, hindi sila yung gumawa noon, kundi sila yung ginawan. God's name was invoked over them. Okay? So, kung titinan natin, yung repent and be baptized. Yung be baptized, ano yun? Active voice ba yun or passive form? Kung tutusin, passive form yun. Hindi ikaw ang magbabaptize sa sarili mo. Hindi siya middle form. Okay. Kundi, someone will going to baptize you. Yan. Okay. So,
in the present perfect, in the present imperfect and perfect tenses, the passive voice and the middle voice have the same form. Yun lang problema. Pagdating sa Greek, magkamukha yung dalawa na yan. Okay, so context determines which is being used. In our earlier example, the kingdom of heaven in Matthew 11 verse 12, part of the choice in translation is deciding whether the verb is passive as in New King James Version, suffer violence, passive ba yun, or middle deponent, treated as active as in NIV, forcefully advancing. Okay? So, alin ba sa dalawa? Kasi magkamukha sila. Mood. Ayan. Pagdating sa mood, ayan, madali na yan. Ayan ba yung letter A, indicative mood, factual statement, siya ay kumakain, okay. Factual statement, parang nagkikwento ka lang sa indicative. Letter B, subjunctive, o hypothetical, parang pag sinabi subjunctive, doubtful, baka siya ay kumakain. Ayan, baka siya ay kumakain. Or salitang hypothetical, kung kumakain siya. Ayan. So, hypothetical yun, parang conditional. Letter C is imperative. Ito madali. Inuutusan. Eh, salitang repent at suterte. Repent and be baptized. Yung salitang repent dito ay nasa ano? Nasa imperative. It is a command. Ayan. Optative mood. Ayan. Rare. Bihilang-bihilang gamitin. Use an expression of future wish. Parang sana. Gumagamit ng salitang sana. I wish. Ayan. So, in Acts 2.38, ayan, the verb for repent and be baptized are imperative, expressing command, while the verb for receiving the Holy Spirit is future, indicative, expressing predicted factual outcome. Okay? Yung salitang be baptized actually dito, nasa imperative siya, pero nasa passive. Inuutusan, pero hindi ikaw mag-baptize sa sarili mo. Pag sinabing antecedent, ayan. Okay, malapit na tayong matapos. Ayan. Pag sinabing antecedent, sino ba yung pinag-uusapan? Halimbawa, may pronoun. Halimbawa, si Pedro at si Juana, si Pedro at si Juana ay kumakain. At siya ay uminom ng tubig. Sino yung siya dito? Eh, pronoun yung siya dito. Ibig sabihin, sino sa dalawa ang pinag-usapan? Lalaki ba o babae? Since nakita natin yung siya ay nasa feminine, yung pronoun na nasa feminine, ibig sabihin, ang uminom ng tubig dito ay si Juana. Siya yung, si Juana yung antecedent. Pag sinabi antecedent, siya yung pinag-usapan na gumamit na lang bandang huli ng mga pronoun. Okay. It is, yan, for by grace you are saved through faith. And this is of God. Yung salitang this dito, demonstrative pronoun yun. So, sino, ano yung pinag-uusapang ginawa ng Diyos? Yung grace, sabi ganon. Okay? So, may pinag-uusapan. Gumamit lang ng pronoun. Yan ang ibig sabihin ng antecedent. The word or phrase to which a pronoun refers. There is a textual debate as to whether 1 Timothy 3:16 says God was manifested in the flesh or He was manifested in the flesh. Okay. May debate talaga dyan, no? Sino ba pinag-usapan yan? Diyos ba? Or yung salitang siya? Yan. Ang ginamit ng NIV. If the latter, which is yung He was manifested in the flesh, if the latter then, we would need to discover sino yung antecedent? Sino yung pinag-uusapan? Sino yung siya? Sino yung he dito? In verse 15, supplies the obvious candidate. The living God. Yun. Kasi atras tayo. Kasi verse 16, pero atras tayo sa verse 15 para makita natin yung antecedent. Ang pinag-uusapan pala doon, the living God. So Trinitarians typically assume that the antecedent would be God the Son or Son of God. But neither phrase appears in the entire book of 1 Timothy. So neither is plausible. Right? As, hindi rin plausible. Hindi pwedeng mangyari na God the Son yun. In 1 John 3, 1-5, repeatedly uses the pronoun he
at saka yung salitang him. So, sino yung antecedent? The world did not know him. We shall be like him. He is pure and he was manifested to take away our sins. We know that this description applied to Jesus, but in the context, the only possible antecedents are the Father and God, thus demonstrating the identity of Jesus as the manifestation of God the Father. Okay, so yun siya. Ay, salamat, natapos din ang inyong pagtitiis. Okay. So nakita ninyo na yung kahalagahan ng pag-aaral ng Greek. Ang Greek madaling basahin. Mas mahirap basahin ng Hebrew. Okay, madaling basahin ng Greek, pero mas complicated ang Greek. Eh, kaya nga halos lahat tayo kasi ay umaasa dyan sa New Testament, dapat kahit man lang Greek mamaster ninyo. Okay? So, sa susunod ang ating topic is harmony of scriptures. At least nakalampas tayo doon sa grammar and syntax na talagang yan yung madugo masyado yan. Okay, any question? Meron bang gusto magtanong? Meron bang gusto magtanong? Okay, Manny. Prof, na naguguluhan lang kasi, naguguluhan ako. Oo. Masyadong madugo. Oo. Anyway, binanggit ka po kanina, according sa librong anito ni, na ang original na Bible, wala pong punctuation. Oo, tama. So, translator lang ang naglagay. Yes, oo. Ngayon, dito po kasi sa Mateo 5:18, ang sabi po dito, sapagkat, ayong mawawala, yung kama at saka yung kudet, hindi mawawala. Sapagkat sinasabi ko, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, at ang isang tundok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mga mawawala sa kautosan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Okay. Kaya ako'y nagugulo. Okay. Madalas talang yung tanong yan in connection doon sa grammar. Ano? Pero pinag-uusapan dyan yung Hebrew language, Hebrew grammar. Kasi merong pinakamaliit na kama doon na mukhang kama siya pero yun yung tinatawag na yod. Yun. Okay. Yung mga jot doon, yung mga tundok doon, kasama sa letters, yun. Hindi yung kasama sa punctuations. Hindi punctuations yun, kundi part ng pagsulat ng letters. Yun siya. So, yun ang ano dyan. Kasi nung nagsasalita doon si Jesus Christ, wala pang New Testament. Hindi pa naisulat yung New Testament. Kasalukuyan pa lang or ongoing pa lang yung ginagawang ministry ni Christ. Kasi the New Testament was written nung umakyat na si Christ sa langit. The earliest, sabi nga, earliest manuscript na sinulat na New Testament ay yung sa aklat yata ng Mark yata o Galatians. Depende kung ano. Basta nasa langit na ni si Christ nung sinulat nila ang New Testament. So yung tinutukoy dyan ni Christ is walang kinalaman sa New Testament kundi sa Old Testament. At wala yung kinalaman din sa mga punctuations kundi doon sa mga part ng letters. Yan. Katulad yung Dagesh. Parang period yun sa gitna eh. ng Begat Kefet letters. Okay. So Manny, taga lang talaga. Kasi mas magiging malalim kayo pagka nakita niyo pa sa Greek. At saka pagka magaling kayo sa biblical language at nagkaroon ng mga doctrinal issues to be resolved. Okay. Asahan mo na kasama ka sa ipagtatawag para to give clarification or to share your knowledge about the Bible verses. At saka yung paano mo i-analyze yung mga sentences sa Greek at saka Hebrew. Okay? So malaking bagay yan.
Kaya na pag nakagawa ka na ng, bago ka makagawa ng exegetical paper o exegetical investigation, ay dapat talaga ay marunong ka talaga ng Greek language or Hebrew. Kaya yun ang malaking advantage natin. Okay, Manny? Okay, Prof. Salamat okay. Po. Okay, sige. Okay. So, sino pa sa inyo dito yung walang Greek na libro? At saka yung... Kahit hindi tayo magkita nito, actually, pwede nyo nang panoorin nyo, pati yung pagsulat, pati pag-analyze. Nandun na lahat doon sa video na ikasama nung aklat na yun. Okay, any question pa? Kung sinong gusto magtanong? Eh, sabi ko nga, hindi talaga ito may tuturo ng maayos sa ating Bible school kasi I don't know kung meron tayo mga teachers talaga sa ating Bible school na talagang can discuss fully yung tinatawag na ano biblical language hanggang sa last chapter of the book. Okay, Sister Myra? Good evening po, Prof. Good evening. So, ibig pong sabihin, in order po pala na makagawa ka ng isang exegetical paper, may background ka ng Greek language or yes. Pwede mong i-research po. Diba ba, nakakuha ka ng nakagawa ka ng isang composition, tapos isusuportahan mo na lang po ng mga Greek definition, yung mga mai-encounter. No, hindi lang Greek definition, kundi yung mga pinag-aralan natin. Opo. Halimbawa, kung verb man yan, anong tense niyan, perfect opo. Tense ba siya, ganun. Tapos kung ano ang mood niyan, yun ba indicative mood or imperative, perfect tense, ganun. So, ano ang number niya, plural ba siya o singular, mga ganun. So, hindi lang basta i-define mo siya, kundi paano siya ginamit sa sentence. Doon papasok yung syntactical analysis. Pero, kahit huwag muna kayo marating sa syntactical analysis, pero yun lang na pag-analyze ng mga sentences, pag-identify, yung tinatawag na kumisan na parsing. Kaya lang, kahit na alam mo yung parsing, alam mo yung, pag sinabing parsing, anong parts of speech yan, sabi mo, adjective. Anong number? Singular. Uh-huh. Anong gender? Neuter. Uh-huh. Ano ba siya? Para, baga, sa parsing, anong translation yan? Anong meaning yan? Ano ang pagka-form yan? Ganon. Hanggang doon lang yon. Uh-huh. Pero pagdating sa rules, sa syntactical rules, medyo malalim-lalim na yon. Actually, sa buong buhay ko, isa lang talaga yung nakatapos ng pag-aaral ng syntactical analysis. Sa pag-aaral, tuturo ko, no? Isang tao lang nakatapos sa akin ng syntactical analysis at hindi pa taga sa atin. Tagalabas yun. Tagalagang pinagtsagaan talaga ako. Pero mo, ang bilin niya sa libro is nasa 1,500. Pero tuwing meeting namin is 500. Mm-hmm. Eh, dalawang taon namin pinag-aaralan. Ang kapal nun eh. Kakapal, mga ganyan kakapal dun. Mm-hmm. Opo. Kaya sabi ko, yan ang pinakamahal na libro sa lahat. Kasi kung siguro na ibayo sa akin, baka umabot na siya ng mga almost 20,000. Mm-hmm. Every meeting namin is 500. Uh-huh. Okay. So, kaya lang pagdating naman sa, kasi isa lang siyang estudyante. Isa lang siyang estudyante. One-on-one. One-on-one talaga kami. Pero kung kayo marami, abay, maliit lang ang singil dyan. Mm. Mahalaga doon, matuto kayong lahat. Praise God. Mali, ang hinihiling ko lang naman sa inyo, love offering na, kung ano lang kaya nyo, sige, pagtsagaan natin yan. Mahalaga, sabi nga, matuto kayo. Yan. Opo. So, love offering, pero sa kanya, tinanong niya kung magkano ba sir ang singil mo. Sige, per lesson natin is 500, okay na yun, sabi ko. Oo. Pero sa iba is 1,000 ang singil ko, ganun. Okay. Prof, meron pala. Di ba ho, nung mga ancient manuscript pa nung araw po yung mga scribes, yung mga sumulat ng translations, interpretations. Nung mga panahon na yun
hindi pa well versed po sa mga punctuation marks, asterisk. Oh, no, diba? As the time goes by, at saka pa lang sila nakaka-discover ng mga characters na ito. Yes, so kanina naman nag-debate. Possibly po na noong araw wala pong ganun. Wala. Parang ganito, no? Dahil kasi mas nauna muna kasi yung pagsasalita bago na isulat. Okay. Parang yung anak mo, nag-umpisa muna magsalita yan, bago pero hindi pa niya alam sumulat. Okay. Eh, bandang huli, habang tinuturuan mo, sasabi mo, oh, lagyan mo ng period dyan, o capital letter mo, o ganito ang gawin mo. Pag iwahiwalay mo yung word na yan, hindi pwede magkakasama sa isang salita ng lahat yan. Yes, that's true. Pero nung nagsasalita, wala kang pakialam, basta naririnig mo lang. Mm-hmm. Halimbawa, sabi sa akin nung pinagpapalitan ko ng cheque, sabi ganun sa akin eh. Okay, sabi niya, sunod ka sa kanya. So, ang nangyari sa akin, yung salitang sunod ka sa kanya, parang, ano yun, utos? So, sinundan ko siya, kahit saan siya magpunta, kumain sa restaurant, okay, umistambay sa isang lugar, tapos pumasok sa isang kwarto na kung saan kausap ko yung magpapalit ng cheque. Tapos nung lumabas siya, inabangan ko sa labas kasi. Paglabas niya, sinundan ko nung pauwi na ng bahay. Sabi ko, ma'am, saan ako kayo pupunta? Sabi niya, uwi na. Eh, sabi po nung kausap kanina, sunod daw ako sa iyo eh. Sabi niya, ha, ganun ba? Ang ibig sabihin noon ay sunod ka sa pina ko. Pagkatapos kong pumasok doon, ikaw naman ang susunod. See? Kasi hindi naman nakasulat. Sinalita lang. So, hindi ko alam kung ano punctuation stone, lahat-lahat. Yan, ganun. Okay. Diba? So, bandang huli na lang, so nung unang umpisa kasi lahat yan is conversational muna, usap-usap hanggang sa isinulat na, sa pagsulat pa rin, ay hindi pa rin pare-parehas ang ano, ang isang ng pagsusulat, no? Yung in the beginning nga, eh, one word lang yan sa Hebrew eh, Bereshit eh. Eh kung tutuusin, pag tinranslate natin, tatlong salita yun, in the beginning, magkakahiwalay pa. O, kita nyo, magkakaiba ang isang ng pagsulat. So, ganun talaga. Huli nang nagsinabasa yung mga rules sa grammar na yan. Opo. Okay? So, at saka po, Prof, meron po ako na-encounter na nung bago pa lang kami dito sa Calamba po. Mm-mm. Excuse me po, hindi ako magbabanggit ng pangalan ng pastor. Mm-mm. Medyo na ano po kami noon kasi yung kapatid ko, teacher po sa UP. Okay. Tapos, habang nagpipreach yung pastor na yon, parang inaano niya kami, yung minomotivate niya kami na mag-aral. Sabi niya, ganun, hindi niyo ito mapipick up itong preaching kong to kung hindi kayo mag-aaral ng logic and philosophy. Mag-take up kayo. Parang inaano kami. Pinupush niya kami na kumuha pa ng philosophy po. Mga ordinary members lang po kami, mga Juan de la Cruz lang kami. Noon po yun. Nagbagong buhay na kaya siya. Nandiyan pa rin po. Nandiyan pa rin. Okay. Pero sige lang, basta... Pero nakaka-encourage din po yung kanyang ano motivation. Kaya lang medyo nabawasan yung members niya kasi talagang stricto po siya. Gusto niya talaga mag-take up yung mga members ng ano ho, ng higher education po. Sinasabi din ni David Bernard, itong mga pag-aaral na ginawa niyang aklat na ito, yung philosophy. Hindi basta-basta. Actually, yung salitang philosophy, sinabi rin ito ni David Bernard sa kanyang logic. Sinabi niya din dito sa aklat na ito na understanding God's word. Kaya lang dapat, ang pagbitaw mo ng salita diyan dapat hindi... dapat medyo medyo alalay lang kasi may iba pag sinabing philosophy parang negative ang dating sa kanila. Okay, so pero kung tutuusin, very useful din yan sa pag-analyze sa mga sinasabi ni David Bernard, na sinasabi rin sa Bible. Gumagamit din si Christ kasi ng mga logic eh. Okay. So, thank pero you. Dapat pagka ginamit mo yan sa pulpito at saka parang nakaka-downgrade ka naman ng tao, medyo may problema yun. Okay, sino pang gusto magtanong?
Okay, pasensya na kayo at napasarap yung tulog ko. Okay, with that, anyway, meron naman tayong nakalagay naman yata sa ating YouTube yan. Okay, panoorin nyo lang ulit, reviewin nyo ulit. And then, para maintindihan nyo pala, ano. Okay? So with that, Pastor Joel, take it away. Praise the Lord. Maraming salamat muli, Prof. Sa isang very informative, napakamakabuluhang pagtuturo po. Sulit po ang aming pagpupuyat. At kami po ay nananabik na maturuan niyo po ulit kami. Nawa po yung iba ay maka-attend po ulit sa susunod. At yung iba naman pong mga sinisindan ko ng link na hindi nakaka-attend dahil sa ibang kadahilanan ay yung replay po pinapanood nila. Ah, okay. Mabuti naman. Pero iba pa rin po yung kasama mismo dito sa room na ito para live na makakapagtanong. Okay. Yan po ang advantage. Okay, praise the Lord. At tayo po ay mananalangin sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Praise the Lord. At isasama na rin po natin siguro ang prayers po kay Sister Myra. Okay. Sa kanya pong nalapit pong nalapit na operation. Ah, meron ba? Operan ba siya? Ano ba sakit ni Myra? Sa ano lang ho? Sa katarak. Ah, katarak. Sa mata. Opo, right eye lang. Sige. Thank you po. Praise the Lord. At umingi din po ng prayer si Pastor Ramon. Sabi po para mag-translate po ata siya. Translator sa Spanish po. Ah, okay. Praise the Lord. Amen. Okay, mag-pray po tayo. Okay. Sa ating pong pasamantala pagtatapos. Pastor Ricky, magandang gabi po. Pwede po bang kayo po ang mahilingan mag-pray? Pastor Ricky. Okay. Praise the Lord. Pastor Ramil. Praise the Lord, tayo yung nanay mga kapatid. Hallelujah. O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na aming tutuhan, Panginoon. Bagamat ito ay malayo pa sa aming pagkakaunawa. Ngunit, dalayan sa iyo, God, bigyan niyo kami ng pagtsatsaga upang lalo pang lumalim sa iyong salita. And we pray to you, Lord God, na i-bless mo po ang aming pag-aaral, Panginoon. We also pray to you, Lord God, ang mga prayer request ng aming mga kasamahan, kapatid, sa pananampalataya, mga kapwa, kapasuran ng Diyos, na ikaw po ang kumatugon sa kanilang mga pangailangan. Hallelujah. We are praying to you, Lord God, ang pag-iingat niyo po sa operation na ganapin sa katarak ni Sir Myra Isma. At hindi po kay sa conversion ni Pastor Ramon Olivas sa Spanish, Lord, gabayan niyo po sila, O Diyos. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, patuloy ka mag-bless sa aming gawain, sa aming pag-aaral na ito. At ikaw po ang palaging may tataas sa aming kalagitnaan, O Diyos. Wala kami magagawa, O Diyos. Wala ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri pagsamba sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. At sa bawat isang nandito po ay in-encourage.